Also recorded for our YouTube upload para sa week na to. So first, basahin ko uli yung aking quotation or verse na gusto kong i-share sa inyo. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatsoever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So, nandun pa rin ako sa topic na about our mind. So, ninabasa ako na sabi nga niya, maraming mga successful people or yung mga tao na they are able to live yung contented life o successful life dahil sa proper mindset. So, hindi ito tungkol sa iyong IQ o sa iyong skill set or kung ano yung tingin mo na yung ibang successful people na meron sila, pero it boils into your mindset. So, lalo akong na-encourage na mag-explore dito sa verse na ito na aking at some point binasa ko na ng binasa at gusto ko rin i-share sa inyo kasi malaki din ang impact niya sa aking buhay. So, although I'm still a work in progress, so yung mga nagjo-journey in your life, so narito ako, I'm here with you. Sabi nga nila ay mas masarap mag-travel kung meron kang kasama. At knowing na yung kasama mo rin ay enjoying the journey. So, I will not say that na-reach ko na yung destination ko, kundi hanggang ngayon, I am still journeying in my life. At kung mapapansin nyo, umabot na nga ako sa social media para i-share yung journey. So, meron akong binasa na kasama ng mindset ay napakahalaga na ano ba yung pinagtutuunan ng ating pag-iisip. So, sabi niya, pinakamahalagang part ng mindset is our values. Kung yung ating belief, kung yung ating pinapahalagahan sa ating buhay. So, may mga tao na dinidefine natin through their successes, through their achievements, yung iba sa dami ng kanilang network, yung iba naman sa dami ng sa lakas ng kanilang influence. Yung iba is by popularity. Yung iba by good works. Sabi natin, successful siya kasi he's able to do a lot of good works. May mga tao din na successful in their own small ways kung meron silang impact halimbawa sa kanilang family. Sa kanila personal growth, development, or sa kanilang love life. So, according to that, yung mindset natin is defined by our values. At yung values natin yun ay nabubuo sa mga desisyon at mga choices na ginagawa natin araw-araw. So, may mga pwedeng pinipili tayo, hindi lang by accident, pinipili natin yon because it resonates to what is more important to us. So, check ko lang. So, yeah. So far, ay wala pa tayong view. It's okay. Again, welcome to my channel or our channel. Kasi I would like to believe that hindi ko lang to channel, it is our channel. Gusto kong at some point kasama sa goal ko yung magkaroon ako ng interaction with other people na magjo-join sa akin dito sa journey na ito. So maraming trial and error.
na yung maga, nag-setup ako din, wala yung aking microphone sa yung phone holder, but it's okay. So, medyo nasa ibang location tayo ng aming bahay dahil nagre-ready tayo for cold season. So, pumasok na si Gumamelay. Andyan siya sa likod ko at saka nandyan din si Strings of Heart. So, magiging part din sila ng ating channel. At hopefully ay makashare ako ng mga magagandang example or kasi sabi ko nga, I want to be authentic dito sa aking, sa ating channel na magkaroon ako ng opportunity na i-share yung aking mga trial and error, yung aking mga ano, kapalpakan din, at saka yung mga joy, yung mga sabi ng common word natin doon ay mga success natin doon sa ating mga tinray. Kaya nga my channel is named Dungo Wandering. Kasi nga yung iba doon mga wandering ko lang. Yung parang gawin ko kaya yon. Ano kaya mangyayari kung ito yung susubukan ko? Ano kaya ang meron, sabi nga ay ano kaya ang meron sa dako paroon na pwede kong explore? Siguro yun ang ano, yun ang parang mostly triggers my adventure. Yung aking mga ano is, I'm curious na i-find out kung nasan din yung heart ko dun sa mga bagay na yun. So, nagsulat ako ng aking mga pwedeng i-content dito sa vlog. So, yung friend ko na excited, co-worker ko siya, nag-lunch kami kahapon, at tinreat niya ako, surprisingly, binila niya ako ng lunch. Sabi niya sa akin, teacher, I'm so excited para sa yung vlogging journey. Kasi like, before nag-COVID, lagi namin pinagkikwentuhan yon, yung sana magkameron ako ng ganun. And then, kaya nga sinishare ko sa inyo ito na whatever we put our mind na gusto nating gawin, it's our mindset ang magdadala sa atin doon. So, doon ko na-realize yun na tama pala yun kasi mindset is built on our values, on our, and then our values or what is important to us is built by our choices. So, totoo yan, lagi ko yung naririnig sa, kahit sa mga preaching na naririnig ko or sa mga tao na may mga sila magandang habit sa kanilang buhay, naririnig ko yan that you are building your self through decisions, the everyday decision you make. So, napakalaking bagay na that time, pinapangarap lang yon, and then lumipas yung COVID, marami akong nagawa na. And then I find out na hindi ko magawa-gawa yung desire ko na mag-vlog kasi nga I'm not making a decision. So, until finally, nagising ako nung kumaga parang after series of situation, pero naisip ko, what is keeping me from doing it? Tinatamad ba ako? Siyempre, nandun yung mga excuses ko na nakakahiya. Siyempre, anong pwedeng sabihin ng tao? But later on, I realized na it's not about just me. Yeah, it's about me because ako yung magsasalita, ako yung harap sa tao. But then I realize it's about making decision to make your plans succeed in a way na step by step, araw-araw, you have to make decisions and decide on that. At gawin yung little steps towards that goal. So, ito na nga, nag-research ng konti, paano mag-YouTube.
And then finally, after few months since nung birthday ko na nag-upload ako ng video, I celebrate yung 108 na nag-subscribe sa channel ko. At na-surprise din ako na dun sa Facebook ko ay dumami rin yung mga followers ko kasi nag-upload ako sa mga sarili, yung stories ko, ginagawa kong interesting din yung mga pictures kasi mahilig din naman ako maggawa talaga ng to share, not to brag, but to share yung mga magagandang pwedeng i-share at mag-inspire sa mga tao. Kasi nga, ang aking principle kasi when it comes to social media ay yun yung parang avenue where we can put things na pinifilter natin para pag nakita ng tao, hindi para magyabang ka, kung hindi upang makita nila yung mga pwedeng magagandang bagay na pwede nilang makita, mga lugar na pwede nilang pasyalan. Kasi nga, hindi naman tayo pwedeng pumunta sa lahat ng lugar. So, yung iba, mahilig lang sila sa bahay. Katulad ko, nag-garden. Tapos, magbubukas ako ng isang travel vlog. Then, doon, parang feeling ko, nasa outside world din ako. So, at once in a while, syempre, pinag-iipunan na you're saving your money and you are allocating a time para din maka-travel ka and see what's outside. So, yung social media gives you opportunity to make good choices. Kasi nga, meron kang mga opportunity na mag-check ng mga channel at tingnan kung ano ba yung worth it na puntahan, gaano yung travel time, willing ka ba na explore yung ganung kind of environment of entertainment or leisure. So that gives you better way to make decision, lalo na kung scarce yung resources mo. So nakakatulong siya ng malaki in decision making too. Kaya nga sabi ko nga dun sa mga, syempre nababasa natin minsan yung mga old thinking na huwag ka mag-spend ng time sa media, sa social media, because completely it will parang steal your life. I think there's also advantages that we can get from social media at we have to make use of that. So, siguro konting disiplina lang, lalo na sa mga medyo kabataan. Ay, kasama ba ako doon? Oo nga. Kasi ako rin, sometimes I spend a lot of time sa social media. Kasi nga, pag may nire-research ako, minsan, you will see a lot of interesting things din na minsan ay nawawala ka doon sa iyong gustong gawin. So far, wala pa akong nakikita na nag-view. So, but it's okay. Sabi ko nga, I'm recording it for the YouTube too. So, salamat. Gusto kong ang isang goal ng vlog na to dito sa channel natin is syempre aside from medyo ano bang tawag nila doon, piniflex ko ang aking mga halaman dahil masayang-masaya ako nandito ng si Mela sa loob ng bahay at ever-growing ang aking si Photos. So, yun nga, gusto kong magpasalamat. I want to thank everybody who take time to like, to comment, and to subscribe. Especially yung mga nag-share. Thank you so much. Wala pa akong sound effect. Ano, dapat may mga confetti daw na sumasabog. So, thank you so much for the love and support. So, 108 na alam ko na lahat naman ng tao ay may pinagkakaabalahan, but you take time to support me at sana I continue to pray na sana ay marami pang ma-reach itong channel na to as I am still learning how to navigate itong social media.
So, medyo kailangan mag-improve ako ng ilaw. Kasi parang yung ring light ko ay lagi namamasyal sa mga kwarto ng mga anak ko kasi nag-YouTube din sila. So, yeah, ilalagay ko rin din, I will just add to the description also na yung tatlo kong anak, take note, tatlo kong anak ay mga nag-YouTube din, pero ang kanila ay music. So, they do music. Yung youngest ko ay sumasayaw din siya. So, medyo una ko silang I encourage them earlier pa, siguro mga few years way back, kasi naman talagang they have the talents and skill to do that, and they also have the time. That's what I'm telling them, you have the time, so why not i-share niyo yung mga talent niyo, kung may mga ma-inspire, at saka yung mga type yung kanilang, sabi nga, ay genre of, ng music, at least merong mga choices ang tao. Tsaka yung, it's a way also of connecting. Kaya yung opportunity na ganun, doon ko nakita na, ay, pag nasa YouTube na, diba? So, nung may birthday party yung lola nila in the Philippines, ipi-play lang nila yung kanilang mga YouTube at parang nandun na rin sila, diba? So, it helps also sa mga nakakamiss. Kahit nga ako, pagka hindi ko sila nakakausap because they're also busy with their work at saka sa school, ay napanood ko rin sila sa YouTube para in a way ay parang nandun lang sila. So, yan. So, siguro yun ang isa sa topic natin ay yung continuing on our mindset. So, siguro itong September, since ito na yata yung last Saturday ng September, yun yung gusto kong i-summarize sa ating mga ka-wonder. Sabi nga, ay wondering people, na if you are wondering why other people are more successful than other people, or they have the more desire for life, or they get more out of life, is because it starts with our mind. So, nakakalungkot mang isipin, di ba, na there is this rich mentality and there's poor mentality or poor mindset. And I hope kung katulad nyo, ako at some point na I had this poor mindset, let's move on. Move on from that. Yun ang mahalaga doon is for you to realize na, oh, itong mindset pa lang ito is keeping me away from beautiful things, from wonderful things that I can see or explore. It doesn't matter kung may marami kang pera or maunti lang ang pera mo, or you have this job na araw-araw ay ikaw ang tumatanggap ng utos, or you're the one who's giving the commands. It doesn't matter because everything has to start from our mind. So, regardless of your position, single ka ba, or meron kang ka-partner, or you are dedicated to a work na kailangan ikaw lang, or nasa isa kang malaking organization, it all matters what is your mindset. So, dun sa mindset na ito, kaya nga siya mind and mindset, ibig sabihin dun nakaset yung iyong mind. Kaya nga tamang-tama nga yung ating quotation or verse na binabasa. Sabi niya dito, think on these things. I think ang mas malalim na commitment to that is set your mind on it. Kasi pag inisip mo lang, parang sasabihin mo, ay isipin ko lang naman pala, di ba, no? Walang commitment. Pero yung set, kasi parang it's something that you are committed to do. So, mindset, kailangan siguro umupo ka at mag-isip ka, ano ba talaga yung mga values ko? Ano yung mga pinapahalagahan ko? Mahalaga ba sa akin ang family? Mahalaga ba sa akin yung career ko?
mahalaga ba sa akin? Siyempre, malaking question is, mahalaga ba sa akin ang Diyos? Mahalaga ba sa akin yung buhay ko? So, pag na-identify mo ko ano yung mga mahalaga sa'yo, I think from there, unconsciously, marami ka ng ginawang decision around it para ma-preserve mo or ma-develop mo yung mga pinapahalagahan mo na yon. And at some point, you set your mind on those things para siya ay maging priority mo in most of your decisions. So, isa rin mahalaga na question is, mahalaga ba ang sarili mo? Do you value yourself? I think it's very important because so many people are consumed sa pag-iisip para sa iba, sa pag-iisip para sa magagandang ikauunlad ng buhay, but you forgot to value yourself. At ang ano doon, ang risk doon is everything that you put yourself, you put your mind into, your energy into, is involving yourself. Kaya siguro yun ang magiging departing or parang ano ko, ilileave ko sa inyo na question, do you value yourself? So siguro sa gustong mag-interact or mag-reflect, kung gusto niyo, you wanna talk out your mind, pwede kayong mag-comment dito sa ating vlog today, tapos I will check on it kung meron ako mai-share na thoughts. I think we can talk about it, and I think if it's very obscure or hindi maliwanag sa iyo how you value yourself, I think it's something that you really need to talk about, kasi as you journey, siguro yun ang marirealize mo, that in our lifetime, ang isa sa magandang goal ng buhay natin, bakit siya ipinahiram sa atin ni Lord, is for us to know ourselves. Kasi I think kung merong magiging interested sa iyo or sa akin, is has to be me to be interested to myself. I think most people would think like parang selfish yun or self-centered. But everything comes from who you are. So kung ngayon pa lang may question ka sa sarili mo kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, I think you should start evaluating that. Kasi nga, di ba, yung sarili mo na ang pinakamalapit sa iyo. You know what I mean? Kasi some people would think like, bakit ko naman isipin pa ang sarili ko? Narito lang naman ako. So, pero you will come to a point na marirealize mo na kung hindi ka sa sarili mo, hindi mo siya nakikilala ng lubos, you will be just going around, and one day you will find yourself very tired, exhausted, at sasabihin mo na saan ako nagkamali o bakit parang walang pinatutunguhan yung aking ang aking mga ginagawa. It's because you forgot to look first on the most important person sa buhay mo. Yun ay yung sarili mo. So this is not about being selfish, this is not about being self-centered. This is about acknowledging the best gift that you have with you is yourself. At kasama dun yung ating brain, yung ating mind. So, if you want to pursue that life na nagbibigay ng masayang output at nag-emulate ng
inspiration sa iba or motivation, at mas meaningful ang iyong journey, I think you should first look to yourself. Kasi masasayang yung marami mong panahon na you go around doing so many things for others na nakalimutan mo yung unang-unang instrument na binigay sa iyo ng Panginoon ay yung ikaw. And within you ay napakadaming, napakagagandang bagay na you are blessed with, na pwede mong ma-enjoy, magamit to create and recreate your life dito habang pinapahiram sa atin ng Panginoon yung ating buhay. So, thank you so much. At alam nyo, medyo naka-dress tayo ngayon kasi meron kaming Saturday meeting sa aking workplace. Kaya talagang I'm sticking to my time kasi medyo nag-lipstick ang auntie nyo para naman ready tayo. So, ayusin ko pa yung mga dapat kong improve. So, itong last few minutes, shout out sa mga kaibigan na nasa kabilang side ng world. So, dyan kami magbabagong taon, ano? So, I'm so excited. Sabi ko nga, medyo mahiyain pa ako kasi hindi ko na vlog yung aking mga preparations pag-uwi sa Pilipinas. Pero please, please, yung mga nakapag-travel na sa Pilipinas lately, kung meron kayong mga information, paki-comment sa vlog na to. Kasi gusto ko rin i-discuss yun, kasi ako isa sa mga taong very anxious pagdating sa traveling, ano? So, yung bilis ng mga pangyayari, minsan na-overwhelm ako. So, gusto kong maging ready para kung ano mga documents ang kailangan. So, tulungan nyo din ako na mag-research. Kasi alam nyo, pag-traveling, gusto ko ready yung mga papel. Ayoko mag-panic pagka nandun ka na sa airport at hahanapin mo yung mga papel mo. Hello, good evening. So, palagay ko sa Pilipinas si Doris. Ay, hello Doris. Oo. So, Doris, salamat sa pag-join mo sa akin ngayon. So, every Saturday ako, Doris, nagla-live 7 o'clock dito sa Canada. I think 9 o'clock dyan sa Pilipinas. So, paki-spread na lang ng news. Naglalagay din ako ng invitation sa Facebook. Pero I'm still thankful kung kahit panoorin nyo ito kasi nilalagay din naman niya sa story ko. At i-click nyo lang yung watch. Pag kinlik nyo yung watch dun sa story, mawawatch nyo na yung buong live. So, ang topic natin is about our mind. So, ngayong September, yun ang kailangan. Very important is our mindset. So, yung itatype ko rin yung aking quotation verse dito sa vlog. Doris, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa vlog ko, it's Dungo Wandering, D-U-N-G-O Wandering. So, hindi ko alam kung napahirap pa ba yung aking channel, but it's okay. I will just evolve through the time. Kung kailangan kong mag-create ng ibang YouTube channel, ay ito muna i-build ko. So, Dungo, yan yung aming apelyido. Ano? Wandering, yung aking mga curiosity. So, eto na nga, dadating na sa aking moment yung kailangan kong harapin yung mga paghahanda for traveling. So, you comment down below yung mga gusto magbigay ng mga website na dapat kong i-research. Paki-comment nyo sa vlog na to. Please, tulungan nyo ako na mag-prepare anong documents ang kailangan ko magta-travel ka going back to Philippines. Kailangan pa ba yung mga vaccination record? Kailangan pa ba magpa-swab test? So, meron na lang akong 1 minute. So, thank you so much. Again, gusto kong magpasalamat dun sa 108 na at this point ay nagtiwala sa aking channel at nagpapasensya sa aking kabagalan. At
sana one day ay madagdagan pa ito. So I'm happy dahil every week naman ay nag-grow siya. So growing slowly. So Doris, pa-subscribe na lang at pa-share. So itong channel na ito ay about sa mga inspirations, sa ilalagay, maglalag-devote din ako ng time dito dun sa mga interested sa story namin, paano kami nakarating dito sa Canada. So, alam ko maraming curious how to come here. Kung kayo yung mga interested na people, please like, share, and subscribe. Sana makatulong ako. At yun ding mga curious, ano ang buhay sa Canada? Especially ngayon, malapit na mag-winter. So, excited din ako na i-share sa inyo yung mga pwede nating makita dito. So, kung may chance na meron kayong mga iniisip in the future, ay sana maka-inspire itong aking mga kwento sa inyo. So, but for the meantime, itong susunod ko na month na October, I will devote it sa mga information dun sa mga protocol ng mga magta-travel going to Philippines. Kasi alam ko, ang bare months, usually ito yung mga time na maraming Filipino na uuwi sa Pilipinas, and we are really hoping to share yung joy of the season sa mga family na na-miss natin. So, merong special highlights itong pag-uwi ko. So, syempre, hindi ko muna siya ikikwento ngayon. So, as we journey next month, I'm so excited. October na pala, no? October 1, next Saturday, mag-live ulit tayo, at ang topic naman natin ay yung mga requirements when you are traveling going to Philippines. So, sana yung mga nag-subscribe na pag nag-visit kayo ngayon, siguro ay meron kayong mga idea, paki-comment na lang dun sa baba para medyo lumiit yung aking pagre-research. Kasi may mga nababasa ako pero I'm not sure kung bago ba siya. So, I feel na kailangan updated din yung information na mabasa ko. Para hindi naman sayang yung oras ng aking pagre-research. Ano. So far, yun ang aking vlog for today. Thank you so much. Be blessed and enjoy. And keep on wondering. Bye!